Hi guys, good morning and welcome back sa aking YouTube channel. Ayun, so ayan, kakagising lang natin guys and ngayon magluluto tayo. Bale, kasi guys, namang problema ako. Sobrang dami kong sibuyas, ayan. Tingnan nyo naman yung sibuyas ko. Ang lalaki. Para makasing kamas ang size nito, buksan natin. So ito guys, sibuyas, galing to sa church. So, sobrang laki ng sibuyas na to. Parang ano eh. Parang nyog na pinapasan. Alam niyo yun. So, ngayon, nag-research tayo ng recipe sa sibuyas. At ayun nga, nahanap natin yung recipe ni Chef Obang, yung onion bloom. Parang pinrito niya. So, gagayahin natin yun. Itatry ko magluto ng onion bloom. And tingnan natin kung anong kalalabasan. So, ito muna guys yung ating mga ingredients. Kasi doon sa napanood natin kay Chef Obang na ingredients ay crispy fry yung ginamit niya. So, wala akong crispy fry. Kaya, ito na lang ang gagamitin natin. Ito ay potato starch. Tapos, ito ay flour. Pag mimixturin ko lang to, then nalagyan ko ng magic syrup. Tsaka garlic powder. And then, paminta. So, ito lang yung magiging, magiging ingredients ko. Dahil wala akong crispy fry. So, ayan guys. Una muna natin gawin is, balatan natin yung sibuyas. Ayan, ito yung sibuyas yung gagamitin ko. So, balatan natin. Ayan. Tanggalin natin yung dulo. Ayan. Ito na. Nabalatan ko na ng ayos. Ayan guys. Talagang gagayahin ko si Chef Obang kasi sabi niya doon meron siyang guide na chopstick. So meron din akong chopstick na guide dito. Bale, hihiwain na natin to. Ayan. So ayan guys. Ayan. Ang galing. Ito ang tuwa. So, ganito na yung kinalabasan ng aking... Pero parang malalaki pa. Yan, pwede na to. Okay na to guys. Ito na yung kinalabasan ng aking paghihiwa. Ito. Ang next naman na gagawin natin ay ibababad natin siya sa yelo para mag-bloom. I mean, ibababad natin sa tubig na may yelo. Yan, talagang gayang-gaya ko si Chef Obang. Yan, Chef Obang, pa-shoutout po. Sige yan, matumba ka na. Ayaw mong tumayo. Bahala ka dyan. Swimming ka. Ayan, antayin lang natin siya mag-bloom. Feeling ko naman okay na to kasi unti-unti nang nasisira yung aking sibuyas. Ayan. Proceed na ako sa next step. Ang next step naman, ayon kay Chef Obay. Obay. Ay, itlog. Ayan. And then, nilagyan niya yun ng water. Buha ko ng water. Konting water. So, tama na siguro yun. Tapos, i-mix-mix lang. Mix lang daw. Ayan, okay na yung mixture ko. Tapos, ang next na gagawin ay ilalagay na tong onion. Paliliguan. Sige, paliguan natin. Nagugas na rin ako ng kamay. Sige. Paliliguan natin. Ayan, mas ko po. Pwede naman siya mag-iwa-iwalay. Sabi niya, dapat daw lahat ay egg. Ayan. So, feeling ko habang ginagawa ko to, masisira na naman siya. Okay, baka. Mamatay ng kutsara. Ayan. Para magaling. Pwede na siguro to. Tapos, after nito, ilalagay ulit sa dito sa mixture. Sa ating karihat po. Flour. Ayan. Lagay ko na. Tap ko lang po. Then, pop. Dugan ulit. Oh, huwag ka na masira. Ayan. Tapos yung mga loob din. Ayan. Ayan. Diba? Kailangan hindi na ito masira kasi wala nang matitira sa akin. Then, gawin ko lang din dito sa mga
tayong mag-coating-coating nito. At ito na yung ating result. Ito na yung result yung ginawa ko. So, ayan. Ito pa lang ang field na. Correct ko pa rin ito. Bale, mag-aano na tayo. Mag-coating na tayo. Let's go! Yung oil na gagamitin ko. And then, ito. Ating pagpiprituhan. Ayan. Umpisahan na natin. Guys, tingnan natin kung mainit na yung langis o yung mantika. Yun, mainit na. Okay, pwede na tayo magsimula. Bale, doon sa napanood ko, dapat daw, inaano, ginaganon-ganon. So, try ko nga, ito gamitin ko, tapos ilalagay ko to. So, wala. Failed agad yun. Sabi niya kasi dapat ginagalaw-galaw. Ayun, syempre, nasira na ulit. Sobrang laki ng sibuyas ko, hindi kasya. My goodness. Ayun, wala na. Nasira na tuloy. Sira na ulit. Dapat ginaganito yun eh, ginaganon-ganon. Pero hindi ko kaya. Oh, medyo lang. Mabango naman siya sa aking palagay. Nakaamoy ko. So, hahanguin ko na itong isa. Tapos, may second frying pa daw to. Eh, kaya, tanggalin ko na kasi mukhang masusunog na. Then, ito namang buo. Medyo ipaikot-ikot ko pa ng konti bago ko siya hanguin. So, ayan guys, malapit ko na siyang hanguin. Ayan, dapat ginaganon-ganon siya eh. Doon sa napanood ko kay Chef Obang, ginaganon-ganon siya. Ayan, kaso hindi siya lubog. So, hahanguin ko na muna ito. Ayan, lagay ko lang dito sa kabilang side. Ayan na guys, yung aking ano. Ayan na yung field ko na onion bloom na naging ano, ewan ko ano nangyari dito, naghiwa-hiwalay. So magse-second frying na ako. Unahin ko muna ulit ito, syempre, itong medyo buo pa. Ayan. Ingat lang kasi mainit. Ayan. So guys, yan ah, second frying na ako, charorot! So yun guys, I am back, balako back. So nag-charge lang ako ng konti kasi nalobat na ako eh. Bale, eto na nga. Guys, oh. Halos tapos na ako. And, syempre, ayan, oh. Fail. Mas maganda pa yung pagkakaprito ko dito sa naghiwa-hiwalay kaysa dito sa buo. Ayan, oh. Nasunog pa, pero medyo malambot pa yung loob niya. So, dapat pala, ginanito ko na lang, oh. Pinaghiwa-hiwalay. So, ayan, guys. Welcome back. So, ayan. Tapos na tayong gluto, pambihira. Kung anong nangyari sa akin. Sabi ko na nga ba eh. Nararamdaman ko na kagad. Kanina, nung pinapanood ko lang yung ano, yung vlog ni Chef Obang, sabi ko, ay, chicken, madali lang. Onion lang. Tapos, ayan ah, ginagawa ko na. And, syempre, as usual, hindi ako marunong magluto, kaya fail. Pero, kahit pa paano naman ay, feeling ko naman makakain ko siya. So, ayun guys, let's start. Kakain na tayo, finally! So, ito na pala guys yung finished product ko. Charot! So, ito na yung nangyari sa aking ano, onion bloom. So, nalanta na siya at naggutay-gutay na. Kaya naman, sinamahan ko na ng pritong talong at saka kamatis. So, ayan guys, ayan. Finally, makakakain na ako. Kanina pa akong 2 oras na ako nagluluto dito at hindi ko matapos-tapos. So, ayan, ulitin ko lang. Ito yung final product ko. Charot.
Nahingi na ako agad ng pasensya kay Chef Obang kasi hindi ko nabigyan ng justisya yung kanyang onion bloom. Yan. So, eto yung sausawan ko. I-flex ko na rin na ang aming lalagyan na ng mga sausawan. Ayan, oh. Flower talaga to. Baka malang matapon. Baka lang matapon kaya hindi ko masyado mapakita. Ayan, oh. So, sausawan, ketchup. Tapos, syempre, meron tayong sausawan ng atalong, which is toyo. And, eto nga pala yung aking isda. Ayan, oh. Ulo lang isda. Tapos, kanin. So, yun. Kain na na. Kain na na, guys. Ayun. Tayo, adjust lang tayo. So, yun. Thank you so much, Lord, sa pagkain. So, yun, guys. Let's eat! Siyempre, of course. Tikman natin agad itong ating, ano, nilutong onion bloom. Pero parang naging tempura siya. So, isausaw ko dito sa ketchup. Wala mo ng kanin. Pwede, pwede. Hindi masama. Hindi ko na masyado nalalasahan yung pagkasibuyas niya. Wow, sabi ko na nga, makakain ko to eh. Hindi lang talaga maganda. Kasi tingnan nyo guys. Nalanta. Ayun, gutay-gutay na. Ginawa ko, ganyan ko. Diba sabi ko, pag tinulungan ko mag-bloom, ganyan ko, baka na-over. Na-overwhelm ng pagbuka. Kaya, ayan. Ang kinalabasan, gutay-gutay. Pero, pwede siya. Nakakain siya. Kaya kainin. Masarap rin siya, ha? In fairness. Pero, syempre, feeling ko, hindi to pwede siya lang kakainin ko. Kaya, syempre, may talong tayo dito. Yan na naman, nagkamay na naman ako. At may kamatis. Kain guys, salamat! Pangalong. Amis din tilapia. Masarap din. Masarap din talaga siya. Fresh cherry tomato. So ayun guys, tatapusin ko na ang pag-vlog ko at itutuloy ko na ang aking pagkain. So maraming salamat sa panonood ng aking onion bloom failed na gutay-gutay. So don't try this at home. Panoorin nyo guys yung vlog ni Chef Obang. Yun ang gayahin ninyo. Huwag nyo itong gayahin kasi wala, failed ako. So, thank you so much guys. At kung nagustuhan niyo itong video na to, please subscribe sa aking YouTube channel. Like and share niyo na rin po. And see you guys on my next vlog. Bye!